Hello mga ka-DH ko, ito na naman ang inyong Mama DH nagbabalik. At kung mapapansin nyo, yung aking background ay hindi na mamahaling tiles yung aking kusina, dahil ako ngayon ay nandito sa Pilipinas, nasa aking munting tindahan. Ngayon, di ba nung umuwi ako para magbakasyon, gusto ko magpahinga, dahil syempre pagod na ako, kakaakyat panaog doon sa bahay ng aking amo. Pero hindi ko naisip na magpahinga lang talaga. Naisip ko magtinda. Kumuha kami ng maliit na tindahan. Maliit lang itong tindahan. Tapos dito na rin ako natutulog. Dito na rin kami natutulog. Ngayon, itong tindahan na to ay maliit lang din ang puhunan ko. Siyempre, kasino lang naman yung naiuwi kong pera, di ba? Napakaliit lang. Kasi nung ilang pirasong asukal, ilang pirasong toyo, mantika, kung ano lang yung mga importante. Kung ano lang yung mga importante, yun lang yung mga tinda ko. Tsaka hindi siya talagang marami. As in, araw-araw, halos araw-araw, nakakabenta ako sa maghapon, ipapamalingki ko na naman kinabukasan. Kaya, kasi syempre, nauubos agad dahil nga, konti lang yung puhunan ko. Napakaliit lang ng puhunan ko. Ngayon, ginagawa ko na lang, nakakabawi na lang ako sa paggawa ng ice candy at saka yelo. Yan. Siguro naman napanood yun na na-share ko na nakakagawa ako ng ice candy. Iba't ibang flavor din. Medyo okay naman yung kitaan doon. Kumbaga, yung tubo ko doon sa paggawa ng ice candy, yun ang pinangbibili na namin ng ulam. Diba? Nakakalibre na doon. Ngayon, gumagawa pa ako ng yelo. Papakita ko sa inyo kung bakit tinatangkili ang aking yelo. Kasi nga, maraming tindahan dito. Kung tutuusin, maraming talagang tindahan dito. Pero, laging nagtatanong sila sa akin kung meron pa akong yelo. Eh, kaya lang, syempre, gumagawa pa ako ng ice candy. Yung aking freezer, maliit lang naman yun. Eh di, kung ano lang yung magkasya doon na yelo, yun lang ang aking naibibenta. Sayang nga eh, kung medyo malaki sana yung freezer ko, siguro talagang makakabenta ako ng marami. Ngayon, ang sabi ng iba, maganda daw yung yelo ko. Alam niyo kung bakit. Ganito ako gumawa ng yelo. Sa paggawa nito, kailangan ay lalakihan mo yung paggawa. Kasi yung iba, ganito yun. Yung iba, ganito lang. Hindi na nila pinapalaki. Pero ako, pinapalaki ko pa yan. Tignan mo na naman ulit. Tapos gaganyanin mo. Diba? Tapos, pagdala mo na naman ade. Hanggat sa meron siyang ilalaki. Kita mo? Nadagdagan ko na naman ade. Bago ko siya ibuhol. Diba? Ang laki ng ice candy ko. Ay, ng yelo ko pala. Yelo, hindi ice candy. Kaya ito, ay binibenta ko lang ng 4 pesos. Kaya, maraming bumibili sa akin ng ice candy. Yan ang yelo. Kung makikita nyo, ang taba ng aking yelo. Kaya, mabili. Gumagawa ako ng mga una 10 kasi yun lang yung kasya dun sa freezer ko kasi meron pa ako mga ice candy sa baba. Nilagyan ko yun ng harang sa gitna sa ice candy tsaka sa yelo. Ngayon, ang kasya lang
8 na ganito. Siyempre, binibenta ko yon ng 4. Di 8 times 4, 32. Ngayon, tanghali, ubus na yon. Kaya, bago magtanghali, gumagawa na naman ako ng panibagong 8. Di sa isang araw, nakaka-64 din ako ng ng yellow. Yan. Ito ang inyong Mama DH. Suportahan nyo ang aking channel. Marami pa akong papakita sa inyong mga video. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa channel ko. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob. God bless po sa inyong lahat.